everyone! Welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang ay please subscribe to my YouTube channel and you can comment and share this video. Okay, so for today's video guys, ay gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko sa pagbibigo. Ayan, kasi ni-live stream ko lang siya, I think last week, pero syempre, hindi naman full details yon. So, ngayon guys, isi-share ko sa inyo yung experience ko as Bigo host. Ayan, so host na po ako sa Bigo. So, ano po ba yung Bigo? So, ito po ay live streaming app na pwede nyo pagkakitaan. Katulad din ng mga Kumu, ayan, ng Miko or Migo, ayan, at marami pang iba. Ayan, so, ang nangyayari po doon ay more on live streaming po. Ayan, so kung mahilig ka mag-live dito sa YT, ay pwede ka rin po doon sa Bigo. Ayan, so paano ba sumali doon? Paano ba ako magiging Bigo host? Kasi yun ang kadalasang tanong guys sa mga nagla-live stream doon na paano ba ako maging Bigo host po. So, unang-una guys, syempre, i-download mo muna yung Bigo. So, yun yung makikita mo sa screen na to. Ayan, yung symbol na yan, yan po yung dapat nyong i-download. Free lang po yan, wala pong bayad. Tapos mag-sign in ka, nakatulad ng pag-sign in mo sa Facebook. Yon. Tapos ibigay mo yung details na hinihingi ni Bigo dyan. Pwede naman guys na hindi yung real name mong ilagay mo as your Bigo name. Kasi pag once na nag-sign up ka na dyan, o yan, pag nag-sign up ka na dyan, kung ano yung nilagay mong name, yun na kasi minsan ang lalabas sa parang profile mo, parang sa Facebook mo. Ayun, kung pangalan mo ay Claire, yun din lalabas sa'yo. So, kung gusto nyo naman ay ibahin yung name nyo para hindi naman kayo masyado makilala ng iba dyan. Baka mamen, doon yung mga may utang sa inyo, makilala kayo, di ba? Ayan, kaya ako guys, ang Bigo name ko is Colette. So, mamaya papakita ko yung profile ko. Ayan, so, yan yung name ko guys sa Bigo. Kasi yan yung name na nilagay ko sa pag-sign ko doon sa Bigo. Pag-sign up ko sa app muna, sa application pa lang po muna tayo. Okay, so ngayon, paano ka ba magiging part ng Bigo family or paano ka ba magiging host? Kasi marami nagtatanong, nakikita ka ba talaga pag nagbibigo host ka? Or kikita ka ba sa Bigo? Yun ang kadalasang tanong. Yes, kikita ka lang pag naging Bigo host ka lang po. Ayun. So, naalala nyo guys yung vlog ko nung nag-jogging ako. Yung ika-second day ko, tinry ko po mag-live. Makikita nyo naman guys, very clear naman yung itsura ni Bigo na pwede kang mag-live yon. So pinindot ko lang guys yung live dahil hindi ko alam kung anong mangyari. Nag-explore lang ako. Wala nagtuturo guys sa akin. Wala nagturo. So sariling sikap lang. Ayun, so nag-live lang ako tapos nag-jogging ako. Yun yung after nung vlog guys. Yan, nag-jogging ako tapos... Ayun, nag-jogging lang ako tapos natuwa lang ako kasi may mga ang sunod-sunod na yung mga views. Yo, syempre wala pa akong idea nun guys. Ha. So yun, so natuwa ako dahil parang aba, ang dami dagsaan kaagad, may mga nag-comment, ganun kaagad. So na-overwhelm ako doon. So natuwa ako kasi parang ang bilis, ang dami kaagad pumasok ng mga viewers, parang ganun. Hanggang sa may nag-comment sa akin guys kung gusto ko daw sumali sa isang family. So wala pa akong idea about family agency. Although naririnig-rinig ko nga lang sa Reels. So hindi ko muna siya binigyan ng pansin kasi nga tinry ko lang naman siya nung una. Ayun, hanggang sa sabi niya kung gusto ko daw ay i-message ko siya sa Bigo. Kasi may messenger din po doon. Parang Facebook nga lang siya din guys. Ayan. So, message ko daw siya kung interested ako. Tapos, doon sa ano, sige, sabi ko, i-message ko na lang siya. Kasi nasa jogging area nga ako. So, hindi ko muna masyadong inintindi. Tapos, ayun. So, parang nag-hesitate ako kasi syempre, hindi ko nga alam, hindi ko sila kilala. Diba, para i-message ko or para kausapin ako. So, ayun. Tapos, sinabi ko guys sa asawa ko na nag-Bigo live ako. So, naghulat siya na, ala, nag-Bigo ka? Sabi niya, oo, sabi ko, tinry ko. Tapos, ayun. Tapos, may nag-message sa akin kung gusto ko daw bang mag-join sa family. Although, may idea na nga ako sa family or agency. Kasi guys, yung isang friend ko ay nasa ibang app.
So, ganun kasing kwento niya na kailangan dito meron kang agency or manager. Kala ko naman yung agency na magbabayad ka. Yung ganun kaya ayoko, nag-hesitate ako. Baka may bayad, di ba? Mga agency dito, di ba? Sa mga application mo sa trabaho. Parang ganun kasi iniisip ko. So, magbabayad pa ako. Di wag na, di ba? Parang ganun. Pero wala, libre po yun. Yun na yung first step, guys. Kailangan meron kang mahanap na family. Hindi pwedeng walang family. Kasi sabi ko, paano yan, Kako? Kung sariling sikap lang, hindi ba ako kikita? Sabi nila, hindi. So, kahit maka-earn pa ako, guys, na maraming points or bins, padalhan man ako ng napakaraming bins, ay hindi ko rin daw yun ma-encash. Yun. Kasi, wala akong record kay Bigo. Sino ka, di ba, para pasahuran kita? Di ba? So, ano yung ways ko para ma-convert yun into money? So, ang ano lang doon is, kailangan may family ka kasi sila yung authorized or sila yung talagang nagtatrabaho kay Bigo para i-assist ka sa mga requirements na kailangan mong i-submit kay Bigo para kumita ka. So, doon na po ako nag-start. So, ika-7 or 8 day ko na po siguro yon. So, yung 1 week, guys, ay ano, may mga bins na ako. Yung bins, guys, yung mga bins na yan na marireceive nyo, yan kasi, guys, ay magiging pera yan kalaunan. Yan na po yung sinasabi nilang kita mo pagka naka-earn ka na ng maraming bins. Ayan. So, hindi muna tayo po proceed doon ha, sa ano lang muna paano maging Bigo host. Kasi maraming nagpupunta guys sa Bigo, nagla-live na rin sila pero hindi pa sila Bigo host. Kasi hindi nila alam paano. Ayan. So, kailangan number one ay meron kang agency or family na dapat na mapuntahan. So, pwede naman yung nagla-live kami, nagtatanong na sa'yo. Yun yung nangyari po sa akin. Yun yung experience ko. Hindi po ako yung kusang nag-search or doon. Hindi. Sila po talaga yung nagsabi sa akin na gusto mo sumali sa amin. Nag-oo na ako. Kasi sila yung first eh. Kaya, sige, dun na ako nag-join. Then, may mga sumunod na nagtanong pero naka-oo na ako sa fam na yun. Kaya, yung guys, di ko na in-entertain yung mga nagtanong sa akin. So, may mga ganun guys. Pag first live mo, trial lang. Akit, nagtatry-try ka lang. Kumanta ka, ganun. Wala lang, ganun. Kanta-kanta ka lang. Yun, may mga umiikot-ikot kasi guys sa mga admin, moderator. Umiikot-ikot yan. Nag-ano yan, tapos magtatanong, may family ka na ba? Kasi guys, matatansya nila kung ano ka na, kung Bigo host ka na o hindi. Dahil meron kang symbol sa profile mo na. Yun, may palatandaan kasi sila guys. At saka sa mga beans, sa followers, bago pa lang to, wala pa siyang followers, 000 halos lahat. Ganon ang tansyahan nila. Kaya malalaman nila guys, kapag hindi ka pa talaga Bigo host. Ayun, tapos pangalawa, so paano na kung may family na ako? Okay, so yan na, may family na ako guys. Ngayon, hindi pa rin ako Bigo host ha, pero nagla-live na ako. Kasi na-enjoy ko, pinag-iisipan ko pa. Tinatansya ko nga kung kakayanin ko ba o hindi. Nag-sabat na po ako mga July 30. 15 pa, 15 mga ganun, nagsabat na ako na, hello po, sabi ko sa manager, sino ba yung manager? Kala ko yung nag-comment ni pala, may iba pa palang manager. Tapos yun, personal message ko siya sa Facebook, kasi dun siya nagpa-message. Sa Facebook mo ako i-message. Wag doon sa Bigo Messenger, kasi group yon. Lahat ng nagjo-join sa family yon nandoon sa messenger na yon. So gusto niya yung parang personal hanggang sa sabi ko, paano po ba maging Bigo host? Ayan. So, ito na guys, yung requirement. Ayan. So, di ba nag-sign in ka sa Bigo? Yung regular lang na pag ano mo ng Bigo app. Yon. So, i-ano mo yung name mo, yung Bigo name mo, tapos Bigo ID, kasi may number ka guys eh, may number ka doon. Pag may ano ka, number ka na ibibigay ni Bigo, ID mo yun. So, pwede mo i-change yun into name, pwede namang ID number. Hihingin lang nila yon, tapos yung birthday. Bakit hinihingi ni Bigo ang birthday? Kasi doon nila nide-determine kung minor ka or nasa proper age ka to join Bigo. Kasi kung hindi guys, ay hindi ka nila i-accept doon, baka hindi ikaw i-verify. Yon. So, yun muna yung ID number, tapos yung date. Date na kung saan mo sinabi. Kung kailan mo sinabi sa manager na magjo-join ka na. So, like for example, today, July 25, yon. So, ilalagay mo yon sa bond paper. Tapos, instruction ka na ni manager na, ayan, o sige, tapos fill upan mo yung form. Meron siyang ipapasang form
na ipifilapan mo. Yung common lang naman yung name mo, ganon, birthday, or address, ganon. So, very common. Maintindihan nyo na yun, guys, pagka may manager na kayo. Yun. Tapos, pa pupuntahin ka sa live, mag-live ka, hawak mo yung papel na nilistan mo yung Bigo ID, yung ganon, yung account mo, yung birthday mo, tsaka yung date and time kung kailan ka nag-decide to become a Bigo host. So, magla-live ka, tapos pipicturan ka ni manager habang naka-live ka. Yun. Kasi, sasubmit yung mukha mo kay Bigo na ikaw yon. Kaya, wala tayong lasok. Yun. Yan, mukha mo makikita ni Bigo na ikaw yon. Ikaw si Kulet, ganyan. Ikaw si Virgilio, si Juan, ganyan. Juan de la Cruz. So, ganun guys ang mangyayari. Tapos, after nun, ay maghihintay ka ng yung iba days. Kasi i-encode kasi yun guys sa mga manager. Ipapasa nila yung requirements mo kay Bigo, yung parang application form mo, parang ganun. So, kung ikaw lang ang bago-bago sa araw na yon, swerte mo guys. Yung wala pang nag-ano as Bigo host, yung wala pang nag-a-apply as Bigo host. Kasi ikaw lang isasubmit ng manager. So, mabilis lang yung pagdating nung sign with us sa'yo. Kasi guys, sa profile mo wala pa yung sign with us or SW. You, na sinasabi nila, kailangan may SWU ka na. So, may iba guys, ay wala pa yung sign with us. Yun yung pang kay Bigo naman na part. Kay Bigo na yun, wala nang ano si manager doon. Yun. So, pagka marami kayo na applicants as Bigo host, si manager, yun na yung medyo, syempre, ilan kayo? Halimbawa, 20 kayo o 30 kayong gusto nyo maging Bigo host sa family na yun. Ayan, so, may konting delay minsan sa pag-submit ni manager kung hindi siya masyadong nag-work ng ano dahil marami pa siyang task sa trabaho niya. So medyo na delay ng konti pag-encode sa name niyo. Yun yung mga parang minimal aberya lang naman na na-encounter ng iba. Ayun. So sinasabi ko lang para at least may idea na kayo kung alam mo yung na-delay kayo ng pag-sign kay Bigo. Ayun. So ako guys, so nag-submit ako hapon. Then, kinaumagahan guys, pagkagising ko, ayun na nga, parang July 14, or 13 ata, July 12 din, July 13, pagkagising ko ng umaga, meron na akong sign with us. Nag-pop up na, lumabas na yung sign with us na yan, pindutin mo na po yan. Ibig sabihin, na-submit na po successfully ni manager yung papel, alam niyo yung pinagsulatan niyo na ano, yung nagpicture kayo sa mugshot, yung parang alam mugshot, mugshot kasi guys ang term na nila. Ayun, ibig sabihin, nakuha na ni Bigo yung ano mo, yung parang application mo na isubmit na niya. Kaya pinadalhan ka na ng sign with us. So yung sign with us guys, 4 steps yon para ma-verify ka. So parang ala GCash ba na may check-check pag natapos may mga steps. So, ganun siya guys. So, i-click mo yon, tapos may mga instruction na doon. Doon ka na mag-fill up ng full details mo. Kasi yung sa manager part, doon sa papel-papel lang, ay ano lang yun, basic lang. Na parang Bigo ID, yung ganun lang, address, tapos yun na. Yung kailangan ka lang nag-decide na maging Bigo host. Pero yung sign with us, talagang parang application form talaga yon or form, na nandoon yung mga details like yung address, phone number, gender, yan. So marami na dun guys na information na dapat mong i-fill up at dapat tama ka sa i-fill up mo. Ayun, kasi pag hindi, yun yung magkakaroon ng delay para maging Bigo host ka or para maging ma-verify ka. Yun. Kaya dapat guys, every details nang hinihingi doon, di ko na kasi na-screenshot dahil sobrang dami guys, tsaka ina-assess ako na asawa kong time na yun. Basta, magigets nyo naman yun guys, madali lang naman siya intindihin. Kung gusto nyo, tawagin nyo yung asawa nyo or anak nyo, ipaintindi nyo, anong hinihingi, ganyan. Pati guys, ID, government ID, ang sa YouTube din, dollar po ang sahuran dito kay Bigo. Okay, susundan nyo po ba ako? Ayan, pasensya na. Ayun. So, ganun lang guys. Very easy steps lang naman. Basta i-fill up mo yung mga information. Tapos, mag-check-check na po yun guys na yung step 1, ganun, step 2, ganyan.
Tapos, so natapos mo na. Then, pag nasubmit mo na, syempre meron ka nang parang isa-sign na parang i-confirm mo yung ano yung parang kontrata mo na i-accept mo yung parang ganun. So, yun na. Once na sinubmit mo na yan, mag-notify na na mag-wait ka na ng at least 3 to 7 days para i-verify ka. Syempre, hindi lang ikaw naman ang nagsasubmit kay Bigo ng mga requirements. All over the world na yan. Marami tayong kasama, guys, na iba't ibang bansa. So, yun na, guys. So, mag-wait ka na kung kailan ka ma-verify. Ngayon, paano muna masasabi kung Bigo host ka na? Ayan na, nag-submit na ako, 'di ba? Yung sa manager part, tapos sa sign with us. So ang gagawin mo, guys, yung iba nagtatanong sa manager na paano ko po malalaman? Yung kasi ginawa ko, paano ko po malalaman kung verified na po ako? Ang sabi sa akin is kung hindi ka na under review, kasi re-reviewin nga yung lahat ng ano mo, information mo, kung tama ba yung nagtugma ba yung apelido mo sa sinabit mo, sa ID mo, ganun. Medyo uusisain din talaga nila yon. Tapos yung mga account mo, bank account, kung ano man sinabit mo, ano, mga details, yun, guys. So nag-submit ako, guys, mga parang pa 12, ganun. Tapos 13, guys, pag-check ko sa sign with us, nakita ko, kasi sabi, punta mo yung sign with us mo, sabi sa akin. Tapos, i-check mo kung nakasulat na verified na, verified. Yun. Ah, okay, sabi ko. Tapos, mapapansin mo rin, other way, kung yung live data mo ay naging hours na. Kasi guys, yung hindi pa ako Bigo host, ang live data ko ay puro minutes. Like for example, 250 minutes. Ganon siya, by minutes siya, hindi siya by hours. Ngayon, pag Bigo host ka na, ay magiging hours na po siya kasi oras na ang pagbilang po ni Bigo. So, nag-submit ako ng mga mugshot. Nag-submit ako ng picture, yung ginawa ko sa manager. Kahapon, example, kahapon, ng hapon, mga 3, 4. Tapos, nag-fill up ako ng sign with us form nung umaga, like 6 o'clock. Nakita ko na kasi yon, 6 o'clock. So, tinulungan na ako ng asawa ko. Then, pagdating, guys, ng after lunch, mga alauna, nakita ko yung live date ako, nag-change na into hours. Pero hindi pa ako nag-ano na, Bigo host na ba ako? Ganun ka, tinanong ko yung manager. Sabi ko, Mami, paano ko po malalaman? Ayun na nga, sabi niya, punta ka sa sign with us mo ulit. Ngayon, i-check mo, i-click mo yan, sabi niya. Tapos makikita mo kung verified ka na. Ayun, guys, nakita ko na, ayan, verified na tayo. Pero nakita ko na yung live data ko na nag-ars na, pero hindi pa ako kampante kung tama na ba, Bigo na ba ako, baka hindi naman. Kaya yun, parang kinonfirm ko lang sa manager ko. So, yan, guys, ang dapat nyo makita sa sign with us nyo. Verified, naka-check na. Ibig sabihin, pumasa ka na, ano ka na ni Bigo, yung record mo, na-accept na ni Bigo. So, wala pa pong 24 hours, verified na po tayo. Kaya yun, doon na ako nag-start, guys, na ituloy ulit yung live ko hanggang ngayon. At ayan na, guys, yung mga na-earn kong beans. Ayan, sa status ko na yan. Papakita ko na lang sa inyo. Ayan, so yan na po yung total beans ko as of today. Yan. Pero, yung beans na yan, yung portion dyan, guys, ay yung sumabak ako sa PK. So, yun yung parang play kill battle ng supporters. Alam nyo na yan, guys. Malalaman nyo na yan. Kabisado na ng mga nagbibigo yan kung ano yung PK. So, yan, guys, yung privilege sa mga Bigo host. Yan po, guys, yung privilege sa mga Bigo host to earn more beans. Yan yung bagsakan ng beans talaga na susuportahan ka ng mga taong dumadaan sa'yo. Yan. Yan talaga. Makaka-earn ka as many as 200 beans up to 1,000 plus. Yan. Depende sa supporters mo, guys. So, yun, guys, ang nangyari. Kaya mapapansin nyo dyan, almost 1,600 plus beans na ako. Eh, bagong host pa lang po ako. Then, yung hours ko, guys, ayan. Makikita nyo yung hours ko ay nasa
50 hours na. So, ano bang mangyayari pag bigo host ka? Pag bigo host ka, kailangan mong kumota, guys. So, yun na yung sinasabing para kumita ka na. So, merong required si Bigo na dapat ma-reach mo yung number of bins and number of hours. So, yan na yung totoong, kumbaga parang ratsyada ka na. Bawal nang tatamad-tamad kay Bigo. Ayan, so, parang ito kasi guys is parang part-time mo na. Diba? Kung wala ka namang ginagawa, nakatingga ka sa bahay, why not mag-try ka lang mag-Bigo. Ayan, baka sakali, diba? So, yun kasi guys yung ginawa ko. So, dahil Bigo host na tayo, kokota ka na ng beans and hours. So, medyo mahaba-haba itong usapan ng pagiging Bigo host. Kasi kailangan maintindihan nyo. Kasi kung saglit ko lang siya i-vlog, kulang yung detalye ko. So, ito yung na-experience ko lang kasi guys. So, yun. Madami na rin akong natutunan kahit papaano. Pero still learning pa rin. At meron pa rin ako mga questions sa sarili ko na ako na mismo maghahanap ng sagot, like yung bonus na sinasabi, yan, parang nag-experiment ako sa oras, kinota ko guys yung 50 hours, naka 50 hours na ako mahigit within 18 days or 19 days, eh kailangan 30 days, 50 hours, so sobra-sobra na ako, diba, kung itutuloy ko pa hanggang katapusan, pero pwede ko pa rin siyang ituloy-tuloy for the sake of beans guys, kasi di ko pa siya kota, ayan, nakikita nyo naman, yung chart ko is 1.6 pa lang, kailangan ko 2,000, sa mga bago. I think, first month, second month, third month, at yan, ganun. Tapos, unti-unti na guys, ano na yung madadagdagan yung quota mo, ganun. Paanuhan ka na ng manager. Ayun, so, yun lang, yung paano ka maging Bigo host. So, yun lang, madali lang naman siya guys. Basta may family ka, may makausap kang family, or marami dyan guys, manood kayo sa YouTube, mayroong mga agency dyan na pwede yung punta, mga Facebook, ano nila, Bigo agency, mag-search kayo, pero make sure maganda guys ang mapuntahan yung family. Kasi depende sa agency at family yan, yung support system nila guys, ay nakadepende yan sa agency, family, na mapupuntahan nyo. Ako guys, Team Lycans, ayan, solid sila guys, magandang sama ng Team Lycans, lalo na kadalasan guys, puro kabataan. Puro mga dalaga, binata, ganun. Meron naman mga may trabaho pero natutuwa ko kasi very cool yung manager namin. Nakiki-level siya sa kung ano ka, kung mother ka na, ile-level niya yung way ng pakipag-usap sa'yo. Kung kabataan ka na puro asar-asaran, makipag-asaran din siya. Kahit lalaki na puro cool na ano, na mga kuya-kuya dyan. Yan, nakiki-level siya. Yun, yun ang ano niya, hindi super mother siya, or boss siya, hindi, hindi po siya ganun, makwela siya pagdating sa mga group chat, yun, miss, talagang asar-asaran, ganun, ganun po nangyari, pero syempre, nasa sa inyo na kung makikijoin kayo sa mga usapan nila, hindi, yun, basta, sana po makatulong tong, ano na to, tong video na to, at kung may mga tanong kayo, sige, pwede nyo naman i-comment dyan, sasagutin ko kayo, or, pwede naman kayo guys, bumisit sa Bigo ko, ayan, yung Bigo ID ko, ayan. Ito guys, ang Bigo ID ko, yan ang profile ko. Syempre, verified na tayo. Totoong mukha ko yan. Mahaba pa yung buhok ko. Ayan, pwede kayong matin guys ng live at dun ko na lang sabihin sa inyo yung mga tanong-tanong nyo. Base lang, base ha, sa experience ko lang. Muna. Ayan, kasi syempre, iba't iba kasi ang experiences namin as Bigo host eh. Yung iba kahit matagal na, wala silang alam sa bonus. Kung totoo ba yun, di daw nila napansin. Yung mga ganun ba? Kaya hindi ko rin masasagot yung iba na, ito talaga, legit. Pag na-experience ko na guys, yon legit na yun talaga. Dahil na-experience ko na. Pero yung sahuran guys na, mag-earn ka ba? Yes, ayan, papakita ko guys. Ayan na guys, yung laman ng aking e-wallet. O yan, meron na tayong $8. Diba? Parang wala pa akong sambuan. May $8 na tayo guys. So, yun lang guys. And thank you very much for watching. Sana nakatulong tong video na to. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. See you guys sa Bigo at see you guys dito sa YouTube pagka nag-vlog pa ulit po ako. Nag-upload po ako ng iba pang videos. Okay, so thank you guys for watching. Bye!